Yun lang bang inaalala mo? Bakit mo ako iniwan doon mag-isa? Sabi mo, walang kapag kapatid, pag-ipitan na. Ganun na? Napauto ka na naman sa sinabi ko? Nasaan na Emilio? Masawi yung binatilyo yung kanina. Dapat yun. Bibilip ka sa akin. Dito? Dito? Talaga? Ayos ah! Palulusubin natin ang mga warang para sa lakayan si Mulo. Ano bang gusto nyo? Magalit sa atin ang warang? Nasa bayan ng Mano ang punong mestro. Pero hindi ba sa lugar na yung marami rebelde? Oo. Oh, pero yun din ang lugar. Kung saan namamahal ang gobernador, si General Kim Soo-hyun. Yan ba yung Soo-hyun na nagtakas kay Prinsesa Man-myung at nagtanan sila? Yun na nga. Yun din ang Kim Soo-hyun na sinubukan ng haring mamahala sa atin. Ah! Magagamit natin ang pagkakataong yun para durugin ang mga rebelde sa bundok Sangsan. Mawasak si Muno! At dahil hindi niya mapigilan ang pagdami ng mga rebelde, parusahan na natin si Kim Soo-hyun! Ganun ba? Opo. Ikaw ba nakaisip niyan? O ang tagapag-ingat na si Michelle? Ang ating hari, si Yu Jae-yong-chun, Kim Soo-hyun at si Muno, ang pinaghihinala namin ni Lady Michelle na nagsasabot ang laban sa atin. Maaring yun nga nangyayari. May katwirang kayo ron. Talaga naman, napakatalino niyo po, ina! Ama, hayaan niyo akong tumapos kina Kim Soo-hyun at Muno para makapagbigay din ako ng karangalan sa inyo. Pero kung sakaling magpapadala tayo ng mga kawal, kung sanaron si Kim Soo-hyun, pahihintulot ang bayan ng hari? Tiniyak ni Lady Michelle na makukuha niya ang pahihintulot ng hari. Kung sa bagay, sa nakikita kong kalagayan ng hari ngayon. Paano yan? Pagkakataon ko naman tumira. Ang dado, pagulungin mo na. Opo, kamahalan. Alisan ang laman ng iyong tasa at tumawa ng malakas. Yun ang sinabi ng kapalaran. Punuin yun ang alak ang lahat ng tasa. Masusunod, kapalaran! Ba't nakatigil lang kayo? Ang sabi, tumawa kayo ng malakas ngayon. Gusto kong marinig ang mga tawa nyo. Tawa! Kamahalan. Natutuwa akong makita kayong masaya. Ang kailangan mo? Tungkol po sa mga rebelde na nasa bundok ng Sangsan. Magpapadala kami ron ng mga kawal upang sugpuin ang mga rebelde. Gawin yung gusto nyo. Kamahalan, hayaan na natin si Gobernador Kim Soo-hyun ang mamahala sa ganong usapin. Isa pa, ba't pa tayo magpapadala ng mga kawal kung may mga kawal na tayo sa Mano? Hindi ko alam kung bakit. Subalit ang ulat po ng Gobernador sa atin ay parang pagtatanggol sa mga rebelde. Kabalik pa rin sa ulat na binigay ng mga huwarang na nanggaling sa bayan ng Mano. Kaya kamahalan, nararapat lang na... Gawin yung gusto nyo! Huwag nyo sirain ang araw ko! Opo, kamahalan. Binigay na ng hari ang kanyang pahintulot sa akin. Ang mga tinutukoy niyong rebelde ay mga pangkat lamang na mahihirap. Nararapat pa ba natin silang pag-aksayahan ng panahon? Bakit? Hindi ba mga mahihirap lang naman talaga nagre-rebelde? Alam mo rin, Ministro, na nasa hangganan ng Mano ang Bekje at ang Koguryo. Paano natin matitiyak na ligtas tayo kung hindi ligtas ang ating mga hangganan? Nagsalita na ang hari tungkol sa nasabing usapin. Huwag na tayong magtalo pa. General Solon, sinong nararapat mamuno sa misyong ito? Si Hajong ang mamumuno sa misyong ito. Kung tutuusin,
matagal na siyang kasapit sa konseho ng hari. Subalit hanggang ngayon, hindi pa siya nakapagbibigay ng karangalan sa ating bayan. Tama! Itataya akong buhay ko para sa misyong ito! Si Hadyo mo muna.